may taas ang pangalan mo, Lord, sa aming kalagitnaan. Taas ang pangalan mo, sambahin ka, Yahweh. Panginoon, lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo, harapan, Panginoon. Labi ay magsasabi na ikaw, Panginoong Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige, tayo po tayong lahat. At mag-start na po tayo. Sige, tapos lahat natin ang ating Panginoon na buhay sa gabi na ito. Sa pangalan ni Jesus. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng mga nilalang at ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa bawat pulo, sa bawat pulo ni ng aming bayan, sa iyo iaalay Diyos ang hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sa Luzon, sa Bisaya, lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ang langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Sa bawat pulo ni tong aming bayan, sa iyo iaalay si Jesus ang hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sa Bisaya, sambahin ka, O Yahweh.
ang langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Sabay-sabay! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin! Misan pa! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Yes! Sambahin ka, Yahweh! Palakpakan natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba. Nais namin, Lord, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan, maranasan ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa may kalagitnaan pumapa ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin.
sa amin ay iyong kalwal hatian hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan dakila ang iyong sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan dakila ang iyong kapangyarihan ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan dakila ang iyong ngalan iparanas mo mo sa amin ang iyong kapangyarihan ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba dakila ang iyong ngalan. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw'y walang katulad. Ikaw'y nag-isa, ikaw lamang wala. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw'y walang katulad. Ikaw'y nag-isa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig,
nagsisigaw sa buong mundo. Minsan pa yung boses niya lang. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Panginoon, salamat sa presensya mo, Panginoon, nakasama namin ngayong araw, Panginoon. Lord, niluluwalhati ka po namin, Panginoon. Lord, tinataas namin yung pangalan mo sa lugar na ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil nararanasan ka namin araw-araw, Panginoon. God, kung meron pang mga parte ng buhay namin na kailangan ka maranasan, Panginoon. Lord, punuin mo pa po kami, Panginoon. Lord, iparanas mo po sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. Lord, sa opisina man, Panginoon, sa eskwelahan, Panginoon, sa relationship, sa family, Panginoon. Lord, ikaw po, Lord God, yung maghari, Panginoon. Lord, binibigay namin sa iyo lahat, Lord God, ng papuri, Lord God. Binibigay namin sa iyo, Lord God, lahat ng meron kami, Panginoon, Lord God. Lahat ng dinadala namin, Panginoon, Lord, tinataas namin sa iyo, Panginoon. And God, walang idol na matitira sa puso namin, Panginoon. Lord, ikaw lang po yung maghari sa heart namin, O God. Ikaw lang yung maitaas, O Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Yeah. Yan. Yan. Yeah. Yeah. Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bakit ako nag-thank you? Ayan, pakibati naman po yung, ano, yung katabi nyo. Pakibati naman yung katabi nyo. Yeah, yeah, yeah. Batiin nyo po yung katabi nyo. At least 5 tao mag-high five kayo. Ganyan. Okay. Yan, high five. Yan. Meron po ba tayong mga first timer? Meron. Yun, hello po. Hello po. Welcome po sa Back to the Bible. Sa Church of Bliss. Yan. Sige po.
Yan, pwede na po siguro umupo. Yan. Ngayon po, punta po tayo sa ating mga announcement. Ayan, 10th of meeting every Thursday, 3 p.m. to 8 p.m. Ayan, so sa mga interested po na mag-pray at gustong maranasan si Lord even sa Back to the Bible, sa kung wala kayong private place, maganda rin. Kunyari, naka-dorm kayo, pwede dito sa mga tents dito, mas masosolo niyo yung ano yung presence ni Lord nang lang walang maingay na kasama kung gusto niyo. Ayun, sige, next po, next. Ayan, atin pong Sunday worship service sa Prime Hotel. Yan. Ito po, meron po tayong service doon na gaganap every 9 a.m., 11 a.m. Ayan, at matatagpuan po ang Prime Hotel sa number 70 Esguerra Avenue. Yeah, South Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City. Next po. Ayan, bago mag-add to heart a love-struck seminar. So ito po ay program ng youth pa, ngayon, ages 10 to 24. Tama ba? 10 to 24. Yan, pwede rin sumama siguro dito yung, ano, yung mga ibang age level. And ano po, kami in-encourage po namin na sumama din yung mga parents. Para rin ano, para rin makita yung kung ano yung mga pwedeng gawin kapag nagkakaroon na ng relationships yung mga anak po natin diyanon po. Sige po, next po. Ayan, Spark YA Breakthrough Mindset Series. Ayan. Ang speaker po dito ay si Pastor Jay Mendezona. So, ito po ay para sa ages 24 to 40 years old. Ayan. Gaganapin po siya sa Back to the Bible, April 21, 2024, Sunday 2 p.m. Next po. Yun! Sino excited sa anniversary ng Church of Bliss? Woo! Yeah! Ayan! Ang ating pong anniversary ay gaganapin sa June 2, 2024 sa Koneta Astrodome. At ito po ay pinamagatang God of Revival, a Church of Bliss 25th Anniversary Celebration. Ayan. Okay, next po. Ayan, wala na po, wala na. Sino pong merong testimony? Ay, hello po. Sige po, pasok, akit po. Woo! Last week, nasa Malaysia ako and I suffered LBM many times. So, the next day, ganun din. So, I keep rebuking the LBM, the disease, the sickness. So, previously kasi, I always pray, Lord help me, heal me. But this time, I have to rebuke. I have to make authority to rebuke the sickness. So, the next day, twice in the morning, and because I have to meet someone lunchtime, and then no more. Praise the Lord. Sige po, dito po muna kayo, dito po muna kayo. Ayan. So, sino man po ditong may sakit, may kakilala na may sakit, and gusto rin po yung same na anointing ng healing, pagpipray po tayo ni Tito Abel. Ayan po, sige po, tayo po tayong lahat yung gusto makareceive. Thank you, Lord, that your name is power, that your name is healing. So, Lord, give us every one of us the authority to heal sicknesses, rebuke the sicknesses, even the hidden sicknesses, sickness all be gone in Jesus' mighty name, because your name is Almighty. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. Amen. Thank you po. Ayan, si Pastor Finney. Hello po. Hindi ko testimony to kay Tita Annie. Chua po ito.
Sabi ko, ito may babasahin po ako. Sabi ko, ba't ako yung papabasahin? Bululo ko sa R. Ayan, anyway, pagtsagaan niya po ang aking R. Ito na. Sabi po ni Tita Annie, "This is my personal testimony on how God has redeemed and restored my life. I used to live in the U.S. and during that time, I have used my Muslim name or a different name to change my identity. I was petitioned by the company I worked with, but for some personal reason, she withdrew the petition, so I decided to do a voluntary departure, even though we already paid our immigration lawyer for the processing of our petition. As I am making this testimony, I realized how the enemy took everything in my life, my home, my car, my career, everything, not to mention that I even lost my husband for another woman." Si Tita Ani po ito. Anyway, "on the other hand, I realized too that even if I wasn't with the Lord at that time, He never stopped loving me and His grace is greater than my circumstances. As I was going through my circumstances, I did soul searching and on the process, I encountered this verse that stick with me, Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added to you. My friends were mostly Catholics and even nuns. One of them was Sister Ellie Relacion, who became very close to me. I also gained a Christian friend, Dr. Beron, but we never talk about religion. But somehow, every time he goes to Manila, he brings me gifts like the CDs of Pastor Ed Lapis and the books of Pastor Hiram. He also has this verse in his prescription pad, 'For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future,' Jeremiah chapter 29, verse 11. I listened to all the CDs and read the books that he gave me. I was able to relate to the book, 'Healing is Yours,' of Pastor Hiram because I experienced my own miraculous healing too from the Lord, and I believed in the power of impartation. Because when I got healed, I imparted it with someone and she got her healing too. And her doctor even said that it was a miraculous healing. God has used Dr. Beron and the book of Pastor Hiram to bring me to CSBQC in Timog. Through the teaching of CSB, I have learned a lot and got to know my position being a child of God and the love He has for me. The time when I was new in the faith, I experienced lots of challenges, but I also learned to surrender it all to the Lord and to release forgiveness. It was not an easy process, but I learned to release forgiveness, not because I wanted to, but to do it in my obedience to God. Releasing forgiveness has freed me, and I begin to see how God was blessing my life because of my obedience to Him. I learned to live a simple life and be content of what I have. God has taught me to be generous too, for whatever I share is not from me but from the Lord. I saw the changes in my life as my relationship with Him grows. Fast forward, I was petitioned by my son to the U.S. but it took years to materialize. The lawyer who handled my petition before was the same lawyer my brother hired since she is familiar with my case. Due to the consequences of my sin in changing my identity, it took me longer. Then COVID came, so more years had passed again. The good news is that Jesus has paid for all my sins, and He redeemed me. I started securing all my documents with my real Christian name, and the flow was amazing. I saw how God prepared everything in my favor in securing the documents I needed. Praise God for the lives of all the people who are close to my heart who contend with me in prayer for my petition. By God's grace, I had passed my medical examination not once but twice, confirming that our prayers were heard and answered. I passed the interview by God's grace, but because of the consequences of my actions, they asked for additional documents, which I submitted. Later, they wanted additional documents as proof that I was in the Philippines in the year 2000. My brother Jimmy was getting discouraged of my delay because my first medical expired in October 2023. I told him that it's not time yet because we just did church planting in Tondo in September 3, 2023. I needed to make endorsements and take care of other concerns, and if I got my visa at that time, I will be busy with my departure instead of church planting.
also reminded my brother not to rely on the attorney or anyone else, but only to God, for God's will always prevails, and he agreed with me. Pastora Shela and her husband Ray helped me look for some old pictures that has a date on it, for during that time, phones had no camera yet. Pastora Shela and Ray found pictures from year 2000 to 2008, but we are still not certain if the pictures, the affidavits from friends, the marriage contract of my daughter, etc., will be sufficient from what the consul was asking. I was advised by the staff of the immigration lawyer from their office in Manila to get a copy from one of the government offices who can provide me with a record that I need. But since I don't want to bribe anyone and I don't want to sin to the Lord, I submitted my papers as is to the local office of the immigration lawyer in Manila. I explained that that's all I have and that's all I am submitting, and that I just will take my chances. After realizing that the words I used was wrong, taking my chances, I called her again and told her that me and my friends are praying for the approval of my petition and that I already did my best with the documents I have. I said I have surrendered it all to God and I'm leaving everything in God's hands. And if God wants me to leave, then no one can stop. The staff of the immigration lawyer just accepted my documents and informed their U.S. office about my decision, for the U.S. office need to make the cover letter before submitting it to the embassy. I was beginning to feel so helpless and hopeless, for I don't know what will be the outcome of the documents I submitted. I told God that I am already at the edge, and I felt so helpless that what I really needed is a miracle from Him. I told Pastora Shela that I may need to find a job again just in case I will not leave for the U.S. She told me that if God is included in my plan A, then I don't need plan B. I was enlightened by the words of wisdom she imparted me the same way when she asked me not to sue the person who swindled me, but just to forgive. So I claimed the story of Job in my life as my prayer partner, and I prayed. It took the lawyer less than 2 months to make the cover letter, but God taught me to be patient, for everything is in His perfect time. I also learned to rebuke the negative words that was spoken to me by one of the doctors about my leaving to the U.S. My friends and I continued to contend it in prayer until one day I got a call from the staff of the immigration lawyer that she saw that my visa was issued. She screenshot it and sent it to me. I immediately called my brother and told him about it, and he advised me not to tell anyone about it until I arrived in the U.S. I did not tell anyone because I haven't received my passport yet, and I want to know if it was really true. A week has passed, and after I received it, I immediately told my brother that I want to go home to Calapan to see my mom. We went there, and I asked my mom to declare blessings in my life, but I did not tell her either that I got my visa, for I have to honor the word I gave to my brother. So the only ones who knew about it was God, myself, my brother, who spent for my petition, and my son, who petitioned me. The God whom we served is truly an amazing God, and He is the same yesterday, today, and forever. The God whom we serve always prepares everything for His children ahead of time. It was not a coincidence that my brother arrived in the Philippines last February 14, and his schedule of departure is March 11, 2024. God knows that I needed someone to assist me, and He sent me my brother ahead of time. I began to be busy in securing other requirements, and my brother has assisted me with almost everything. The expiration of my visa was March 22, so he booked me with his flight March 11, 2024. Much to my surprise, he booked me on a business class so I can sit with him. All my life that I only fly economy, but God leveled me up to business class. He's truly an amazing God. On our way to the airport, I called my mom to say hi, and she asked if Jimmy is leaving, and I said yes, and she said she'll pray for him. I asked her if she can pray for me too, and that was the only time she knew that I was leaving.
She was happy that she kept on praising and thanking God for answering her prayers. Part of our daily prayer with my prayer partner includes my passing through the immigration and custom. Once again, God intervened that by His grace, we passed through the VIP and diplomat lane so we don't have to fall in long lines. Went to Mabuhay Lounge for snacks, then while waiting for boarding, I was feeling anxious for I have not traveled by air for a long time. So I prayed for perfect peace and God granted it to me. Thank you, Lord. I was able to sleep in the plane lying down and were served dinner and breakfast. My brother only told his wife that I am coming along when we boarded the plane so she can make arrangements of who will pick us up in the airport and for the guest room to be cleaned. So when I arrived at San Francisco Airport, my youngest brother called Jimmy to tell him that he is already at the airport. It was only then that Jimmy told him to look for me and to bring me to his house in Foster City. He was not sure of what he heard, so he asked him again. Si Ate Annie, even my sister Emma and her children who owned the house in Tondo did not know it either. So they were all surprised to know that I have left the country. Ako din nagulat eh. When I reached the house of my brother Jimmy, he asked me to call all the people who prayed for me and to send them a message. It was only then that they knew that I left. Before my youngest brother left for home, he gave me some money for my expenses. The next day, my sister came with her husband and youngest son and gave money for expenses also. A day after that, I texted my friends here, whom I did not see for 24 years, and by God's grace, we were united again as a family and spent a night there too after treating me for a lovely dinner. The good news, I was able to share the Surkanaba with them. After this, I began to ask, Lord, am I dreaming or this is for real? God restored even my favorite coat when my sister and I went shopping and she paid for everything. After that, my niece shopped for me too. What amazes me too is that God cares even for my favorite drink, which my youngest brother bought when I joined him to church. I am just so amazed by the Lord that whatever we ask in His name will be granted to us. How He has redeemed me and restored my life in a much greater state, and I believe that this is just the beginning. I may have lost almost everything in the past, but what I gained in the process was more than what I expected. Nakilala ko ang Diyos at napakasarap ng may relasyon sa Kanya. If we have God in our lives, we are complete. Hindi kayang ipaliwanag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, for it's way above human comprehension. We are all blessed kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Ay, ayan. To all who continuously prayed for me, I thank you all from the bottom of my heart and I thank God for your lives. I also would like to thank our spiritual parents, Pastor Hiram and Pastora Lolette, whom I dearly love, and to the whole CSB family. I love you all. P.S. One of the reasons for not telling about my departure is because not everyone will be happy for me and it's also hard to say goodbye. I just want to think that with the technology that we have, everyone is just a phone call away. So, ayun. Ito pa, may sinabi siya. Please tell Pastor Finney po about my meeting with the lawyer today. That the reason why she took a while to make the cover letter was because she's still hoping that I would submit additional documents. Truth needs to be told. It's all God. He intervened. Praise God. Ayun pa. Ayan. Ayun, so si Lord mismo kumikilos ng ano, ng step by step. So claim po natin yung testimony ni Tita Annie kung meron din po tayong mga pinagpe-pray na feel natin hindi pa rin natin nare-receive. Hintayin natin yung ano, yung step by step na ibibigay sa atin ni Lord. Ayan. Sige po, pwede pa po bang isa pa po? Isa pa daw. Okay, si Ate Jelly. Yeah, hey, meron ako. Sabi ko, parang di na po kalooban eh. Sabi ko, isa parang di na kalooban na mag-testimony ako. Kasi matagal na eh. Ano pa siya? Actually, January. Pero na-receive ko siya Feb.
Kasi nung January nito, walang masyadong nakakaalam nito, kahit pamilya ko hindi nila alam. Ano? Ngayon alam na nila. Ngayon, malalaman na nila. Hindi. January kasi, kasi sa bagong taon, di ba? Bagong taon, bagong buhay. So, di totoo yun, bagong taon, na naginip ako. Tapos sa panaginip ko, nasa Pangasinan ako noon. Tapos nakarating akong Caloocan sa panaginip ko. Nakauwi na daw ako agad sa Caloocan. Parang gustong-gusto ko na umuwi sa Caloocan. May nagbigay sa akin na amount na 11,000 sa panaginip. Sa panaginip 'yon. So sabi ko, Lord, kailan ko 'yung matatanggap? Sabi ko, Lord, kailan ko 'yung matatanggap? Parang kailangan ko 'yon, no? Hindi. Tapos dumaan na 'yung January, dumaan 'yung kasi nung time ng January na 'yon, nag-ano ako noon nag-fasting pa ako noon, nag-prayer and fasting ako. Parang nakita rin ni Lord 'yung bagong buhay. 'Yung bagong buhay. 'Yung bagong buhay. Hindi, 'yung sacrifice at saka 'yung obedience. Kasi sabi nga 'di ba, pag there's a blessing in obedience. Yung nag-obey ka, yung leading ni Lord, yun. Tapos, dumating yung, hindi ko na yun naalala, hindi ko na yun ina-expect. Sabi ko, sa panaginip lang yun baka hindi yun totoo, kasi ganyan. Tapos, dumating yung Feb, may nag-bless. Pero nakakatawa yun, may nag-bless. Bless niya ako ng, 10K. Saan napunta yung 1K? Lord, saan napunta yung 1K? Sa panaginip ko ulit, sabi ni Lord, gastusin mo yung 1K sa personal mong needs. Yun yung ang funny kasi totoo yun ang nangyari. Tapos sabi ko, so need ko yung 1K. Tapos sa panaginip, ginastos ko. So, Lord, 10K na lang. Ayun, na-receive ko siya na sabi ko, ala Lord, totoo na hindi ako nag-expect ng return, pero binigay niya. Kaya, ayun. So, lahat ng gagawin natin, dapat may leading ni Lord, ganyan. At syempre, yung obedience, may blessing nga sa obedience. Yun. So, yun po. At, ayun yung impart. Sabi ko, magbigay na tayo ngayon. Kaya po ako huli kasi tithes and offering. So, kapag magbibigay kayo, syempre, babalik ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Diba? So, tayo magbigay. Pero I pray na kung ano yung ginawa sa akin ni Lord, sa inyo din, I impart in Jesus' name. Yung provision, yung blessing, ayun. Huwag niyo sabihin, Lord, ako rin pag mananaginip. Pero, yun, I pray na ibubuhos ni Lord ng nag-uumapaw yan sa business, sa work. I-bless kayo ni Lord na kahit hindi sa financial, kundi sa good health at protection ng galing sa Kanya. Yun, magbigay na tayo. Yeah, thank you, Lord. Sige po, yung mga walang sobre, may mga iaabot po na sobre sa atin. Ayan. Sige po. Ayan. Sige. Kung meron din po kayong mga na-win na souls, pwede rin po idikit dito yung name nila. Ayan. 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 Sige po. Pag-pray na natin yung mga nabigay at mga magbibigay pa. Lord, thank you po sa offering, Panginoon, Lord God, na Lord, meron kami, Lord, maibibigay, Panginoon. And Lord, thank you, Panginoon, kasi Lord, di mo kami pinagkulang, Panginoon, Lord. And I pray, Lord God, na lahat ng naghulog dito ngayon, Panginoon, Lord God, and even yung mga, Lord, mga magbibigay through online, Panginoon, Lord, I just declare blessing upon blessing sa buhay nila, Panginoon. And God, Lord, we receive, Lord God, yung mga pinagpe-pray namin, Lord. And Lord, in your time, Panginoon, Lord, lahat yun mapapangyari mo po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Yeah. Sige po, wag na po natin patagalin pa. Tawagin po natin ang ating speaker for tonight, Pastor Hiram Pangilinan.
Amen. Gandang gabi po. Gandang gabi rin sa lahat ng mga nanonood online. Always a great joy to come here. Alam nyo, blessed na blessed ako sa mga taong nandito, promise. Ewan ko, kakaiba ang dating ng mga dumarating sa Wednesday night. It just manifests so much of our hunger for the Lord na parang Lord bitin ang week na ito if we don't get to come together and hear from you again. Maging kayo po sa online, no? I pray that the hunger level in your heart will just remain up there kasi importante yon. Yung mga gutom, lalong appreciative sa pagkain. Napansin nyo ba yon? Ako may pagtatapat sa inyo. Ang amin pong staff meeting dito sa church, we meet ng every Tuesday. Pagkatapos, meron kaming pagkain na siguro ilang linggo, buwan, taon na nga yata, yun at yun at yun at yun pa rin. Sabi ko minsan, hindi ba tayo nagsasawa? Kasi po palagi tuwing Martes ng tanghali, matiti ako sa inyo, makikita ninyo merong mang inasal sa office. Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi po. Gutom na gutom kami tuwing Martes ng tanghali na ultimo yung rice cooker, simot. No? Kung bakit ganun, gutom eh. Gutom eh. Pagka Martes, talagang matitiyak mo, pupunta kami rito na nando lang yung gutom. Now I'm imagining, it's the same thing when it comes to our hunger for God. Pwede mo sabihin, nakakasawa? Hindi eh, kasi gutom tayo kay Lord eh. Amen? Sino rito gutom kay Lord? I trust everybody watching, huwag tayong magsasawa kay Lord. Amen? Kasi laging may bago galing sa Kanya. Alright, now having said that, turn your Bibles with me. Numbers, doon po tayo ngayon. Numbers chapter 25, and I start in verse 1. Ang babasahin ko mula, muna sa verse 1 hanggang sa verse 5. Mamaya, tutuloy-tuloy natin to. Alright? Verse 1, while Israel was staying in Shittim, the men began to indulge in sexual immorality with Moabite women. Everybody say Moabite. Who invited them to the sacrifices to their gods. The people ate the sacrificial meal and bowed down before these gods. So Israel yoked themselves to the Baal of Peor, and the Lord's anger burned against them. Verse 4, the Lord said to Moses, take all the leaders of these people, kill them, and expose them in broad daylight before the Lord, so that the Lord's fierce anger may turn away from Israel. Verse 5, so Moses said to Israel's judges, each of you must put to death those of your people who have yoked themselves to the Baal of Peor. For tonight, I want to talk about the need to be holy. Naalala ninyo nung Sunday, anong pamagat ng mensahe ko? May tip na rito, may tip na rito. The need to believe. Ngayon naman po, pag-usapan natin, the need to be holy. Let us pray. Lord, salamat. Kasama po namin kayo. Holy Spirit, again, I'm asking, inspire me. Lord, would you speak to me and speak to my brothers and my sisters as we meditate on your word. Panginoon, ang hiling ko po, hindi lang ito maging isang sermon, kundi maipamuhay namin. We really need to be holy in these last days. Lord, malapit ka na pong dumating. Sa dami ng nangyayari ngayon sa planetang ito, Lord, malapit ka nang dumating. We pray, find us holy. Find us faithful to you. And all those who are watching online, those who will be watching on replay, oh Holy Spirit, we pray, give us in our hearts the need, the desire to be holy.
Thank you in Jesus' name. Amen, amen. So background lang po, itong kwentong ito, Numbers 25 yung binasa natin. For those of you who are watching, pwede ba maski tayo rito, taas nga ka ng kamay. Taas, ganyan, okay? Sabihin nyo to, ako, si, o pangalan nyo, ay nangangako, babasahin ko, Numbers chapter 22 hanggang chapter 25. In Jesus' name. Amen. Oh, may in Jesus' name yun, ha? Alright? So, prayer yan. Babasahin nyo yan. Bakit hindi natin basahin ngayon, Pastor? Ang haba po niyan. Alright? So, assignment nyo yan. Pag uwi ninyo ng bahay, you will better appreciate this message pagka binasa ninyo yung Numbers 22 hanggang chapter 25. Bakit? Kasi po, yun ang konteksto ng ating sermon. Now, para lang sa sermon na ito, let me tell you what Numbers 22 to 24 is about. It is about Balak. Sabihin natin lahat, Balak. Huwag niyo sabihin Balak, alright? Masyadong Tagalog ang dating Balak. Pero yun na nga ang spelling nun, alright? Para lang maiba doon sa Balak ng Tagalog na anong Balak mo. Ito yung Balak, alright? So, he is the king of Moab. So, siya yung hari ng mga Moabita. He's the king of Balak at nakita, he's the king of Moab at nakita nitong mga Moabites na paparating ang Israel, natakot sila. Kaya ang ginawa nitong si King Balak, Numbers 22, 23, and 24, yung tatlong chapters na yon, ang ginawa po nitong hari na ito, nag-arkila siya ng isang prophet. The name would be Balaam, all right, or Balaam. At ito pong si Haring Balak na nag-arkila kay propeta na si Balaam, talaga Pastor, prophet for hire, medyo. Ang sabi nitong si King Balak, i-curse mo nga yung nation of Israel. Because I know, sabi nitong Hari, I know we cannot fight them. But if you put a curse on them, then we can fight them and we can go to war against them and possibly win. So yun ang gusto ni King Balak. Gusto niya sumpain or in short, kulamin. Okay? Gusto nung hari, kulamin ni Balaam or ni Balaam itong Israel. But the point is this, nung nag-attempt itong si Balaam na kulamin o sumpain ang Israel, si Balaam mismo nagsabi, hindi kaya, hindi pwede. So, that's Numbers 22 to 24. Alright? Yun po yung konteksto na gusto kong basahin nyo. Now, let's begin. What can we learn from Numbers 25, itong passage na binasa natin? Number one lesson for tonight. God has called us exclusively to Himself. Everybody say exclusive. Pag sinabi natin exclusive, para kay Lord lang tayo. Sabi mo yung katabi mo, kay Lord lang tayo. Alright? That is what it means to be holy. When we talk of holiness, ito naman yan eh. Minsan kasi inisip natin, ay kapag ka holy, yan yung mga hindi makabasag pinggan. Alam mo yon? Yan yung slow motion kung gumalaw. Alam mo yon? Tapos lagi nakaganyan yung kamay na parang dahan-dahan kung gumalaw. Hindi ka pwedeng kangkarot, hindi ka pwedeng nagpapatawa kasi hindi yan banal. Napansin ba ninyo na mayroon tayong gano'n na ang banal, dapat kung magsalita, banayad. Hindi siya po pwedeng maging mabilis, hindi siya po pwedeng maging kangkarot, hindi siya pwedeng magtaas ng boses o kaya naman ay magpatawa sapagkat parang hindi banal eh. Okay? Nasusundan ninyo? Minsan nga I get to watch some preachers. Sabi ko, paano kaya nilang nagagawa yun? Ako parang hirap na hirap. Gustong-gustong gumalaw. Kangkarot ako. But we have this idea. That is what holy or being holy is all about. Well, simply put, ito lang po ang ibig sabihin ng holy. Ang ibig sabihin ng holy, itinabi ka ni Lord, saking ka. Yun na yun. Ito ka dati, nasa mundo ka,
Nagmumura ka, ito ka dati sa mundo ka, nag-green joke ka, ito dati nanonood ka ng mga malaswa o ng mga horror, puno ka ng galit, puno ka ng samanlob, etc., etc. Sabi Lord, oy Hiram, dito ka, aking ka. That is holiness. That is for us to be exclusively the Lord's property. Amen? Sabihin katabi mo, exclusive ka kay Lord. Here is a good definition. Here is a good definition. Na nanggaling mismo doon kay Prophet Balaam concerning holiness. Numbers 23:9. Let's look at this. Numbers 23:9. All right? Everybody read, go. From the rocky peaks, I see them. So, eto na si Balaam. Inarki lang nga siya nitong hari eh. Kulamin mo, sumpain mo. So, pumunta na itong si Prophet Balaam. Kukulamin dapat niya itong Israel. Tapos sabi niya, from the rocky peaks, I see them. From the heights, I view them. Ano sabi niya? I see a people who live apart and do not consider themselves one of the nations. Sabi niya, nakikita ko sila eh. Kakaiba sila. They live apart. Inihiwalay na sila. Hindi lang yon. They're not one of the nations. Ang termino natin ngayon dyan, one of the guys. You're one of the guys. Hindi, sabi ni Lord, if you're holy, you're not one of the guys. Ang tawag ngayon sa'yo ng mundo, KJ ka, corny mo. Bakit wala kang pakikisama? That's being one of the guys. Pero ang sabi rito ni Lord, hindi. You're exclusively mine. Tawagin ka ng corny, tawagin ka ng KJ, tawagin ka ng walang pakikasama, tawagin ka ng baduy, at kung ano-ano pa. Pero ang iyo hindi eh, kay Lord ako eh. So maaaring halimbawa lang, when it comes to fashion statements, ngayon, ang fashion, nagbabago ng todo. Huy, kinakailangan halimbawa lang sa babae, dapat mas revealing. Hindi eh, I'm not one of the guys. Huy, dapat ko tunay kang lalaki, dapat meron ka chicks dito, may chicks ka doon, dapat ganito pagsasalita mo. Hindi eh, I'm not one of the guys. Amen? Sabi mo yung katabi mo, naiba ka. Alright? And that is what it means. For us to be holy, we are exclusively the Lord's property. Kay Lord tayo. Amen? Remind yourself that. Kay Lord ako, hindi ko kinakailangan gumaya sa mga tao sa paligid ko. Kung minsan po, well, ito pa isang tawag nila dyan, old-fashioned ka kasi. But see, holiness and morality never grows old. Hindi nagbabago eh. Hindi yung old-fashioned, hindi. It's only because God has set a standard and this is the standard, you don't lower the standard. Dahil si Lord ang nag-set niyan. Ang nakakalungkot nito, kapag ka nando na yung mga bansag ng mundo ngayon, ganito ka. And in our desire to please our friends or to please the world, sige na nga, ibababa ko yung standard. But God says no, hindi tayo kagaya ng mundo. Amen? So, ito po, nanggaling mismo yan kay Balaam. Ang sabi niya, I see a people who live apart. Nakabukod sila. Naiba sila. And do not consider themselves one of the nations. So, tawagin na tayong weird, okay lang, basta weird for Jesus. Amen? Let's move on. Number two, andar tayo. Anong second lesson natin? Ito na. So, while Israel, verse 1, was staying in Shittim, the men began to indulge in sexual immorality with Moabite women who invited them to the sacrifices to their gods. The people ate the sacrificial meal and bowed down before these gods. So Israel yoked themselves to the Baal of Peor, and the Lord's anger burned against them. Number two na lesson natin dito about the need to be holy, ito po yan. Satan has diverse weapons to sway us. Or sabihin na natin, Satan has different
tactics. I guess that's a better word. Iba-ibang tactic niya. Alright, balikan natin. Sinabi ko sa inyo kanina, Numbers 22, Numbers 23, Numbers 24. Ano nangyari doon? Si King Balak nagtawag ng isang prophet or false prophet, whatever you want to call it, para ipakulam ang Israel. So what do you see there? There was an outward or outside attack against Israel. Anong ginawa? Halika rito, kulamin mo, sumpain mo. So nag-attempt, coming from the outside, yung attack. Coming from the outside, kulamin mo, sumpain mo, sirain mo. Yun nga lang, ito mismong mangkukulam, walang magawa eh. Sabi nga niya, they cannot be touched because the shout of a king is among them. Ibig sabihin, hindi sila po pwede sirain eh. Nagpupuri sila kay Lord eh. Tell the person next to you, powerful ang praise. Alright? So na-recognize yun ni Balaam. Sabi niya, they cannot be cursed. The shout of a king is among them. They're worshiping the Lord. They're praising the Lord. So tingnan natin ha, coming from the outside, hindi sila masira. Coming from the outside, hindi sila masaktan. Yun nga lang, ito nangyari ngayon. Hindi coming from the outside yung naging atake. It came from the inside. What happened? Ang nangyari dito, verse 1, the men began to indulge in sexual immorality with Moabite women. Pastor, hindi ba meron kasing women that's an outside influence? Yes, possible. Pero ito po sinasabi. Let's look at this. James chapter 1 verses 13 to 15. Alright? Let's look at this. Ha? James chapter 1 verse 13. Everybody read. Go. When tempted, what? No one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Verse 14. But what? Each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. So, where does it start? There's an evil desire. Where does the evil desire come from? From the inside. So nandoon na mayroon siyang pagnanasa, nagsimula sa loob eh. By their own evil desire, they get enticed. Next verse. Verse 15, then what? After desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Mautak po si Satanas. Alright? Alam ko na sinasabi na, oh, talunan na yan, bungal na yan, hanggang roar na lang yan, hindi yan pwedeng kumagat. Pero sabi nga ni Francis Frangipane, Satan, he has been existing since the beginning of time. Lahat na ng klase ng panlilinlang at panggegera na daanan na niya. Nalaman na niya what would cause people to fall. Nalaman na niya anong human nature, nalaman na niya ano-anong iba't ibang temperaments natin, and he knows just what to push. Just what to pull to cause us to fall. Pero ito yan eh. Maski ano ang gawin ni Satanas, kung sa loob natin wala tayong desire, he cannot do anything to us. Hanggang dun lang eh. Para lang yung isang aso na pwede, okay, mag-ingay ka na mag-ingay, but if inside of you know who you are, I have my authority, hindi yan makakapalag. But the moment we lose focus, who are we in the Lord? Sa loob natin, nandun ang sira. And Satan knows this. So balikan natin dito, ano nangyari? Tingnan nyo ha. There was a false prophet, a mighty prophet at that, Balaam. He attempted to curse Israel. Wa epek. And probably Israel can even boast na, ha, hindi kami tinabla ng kulam. Hindi kami tinabla ng warfare. Marunong yata ako ng spiritual warfare, no?
Dati pa ako nagmo-move sa deliverance, no? Alam ko yung mga weapons of warfare. Alam ko yung mga burning sulfur na yan. Alam ko yung mga hailstones. Alam ko yung thunder and lightning na yan. Alam ko yung battering ram of the Lord. Yes, you can talk about spiritual warfare and deliverance, but if it is the inner desire that He is able to touch, yun ang nangyari. Isipin nyo, isang malakihan, malupitan, ang tawag po rito sa spiritual warfare language, that would be strategic level warfare. What is strategic level warfare? That is where you deal with the principalities, the powers. Ha! Di kami tinablan ng kulam nitong si Balaam. Hindi kami tinablan. Pero, it's not even the strategic level warfare. It's just the ground level kung tawagin ito sa warfare language. What's ground level? That's just touching your ego. That's just touching the lust in your heart. And we need to be aware of this. Lord, ano yung kahinaan sa buhay ko that the devil can actually touch? Ano yung pwede niyang buksan? Ano yung pwede niyang kantiin? Doon tayo nakakanti. At kapag ka nakanti, there you go, you have fallen. Satan has diverse tactics to sway us. And of course, a good thing here would be for us to reflect, Lord, saan ako mahina? Saan ako bumabagsak? Ito pong Israel, hindi nga sila tinablan ng kulam, pero ang sabi naman dito sa kwento, the men began to indulge in sexual immorality with Moabite women. Which leads to what? Ito yan, ha? When they fell for the Moabite women, what comes next? Verse 2. Who invited them to the sacrifices to their gods. The people ate the sacrificial meal and bowed down before these gods, the gods of Peor or the Baal of Peor. So saan nagsimula? Tingnan ninyo ha, tingnan ninyo. This is the downward spiral. Saan nagsimula? Yung mga lalaki, uy, ang gaganda ng Moabite women. Pumatol. What was that about? Sexual immorality. Eh, yun lang naman eh. Hanggang doon na naman, sexual immorality. No. It does not end with sexual immorality. It went downward. It went to idolatry. And now they're not worshiping Yahweh, they're worshiping the Baal of Peor. Sometimes what we say, hanggang dito lang naman eh. Wala pong ganun na hanggang dito lang. Inis lang ako. Hindi ganun yon. Pag hindi mo pinutol yung inis, pwede maging galit. Pag hindi mo pinutol yung galit, pwede maging hinanakit sa manang loob. And Jesus said, if you don't deal with this anger, next thing you know, you're killing someone. Ano sabi ni Jesus? You tell somebody, you fool, you're committing murder. Paano nangyari to? Because it always starts small. Amen? Alright, so, tuso ang demonyo. Which is why we always need to check our hearts. Panginoon, meron ba akong inis? Inis lang ang pinag-uusapan natin, ha? Panginoon, meron ba akong inggit? Kasi, when we entertain even that little thing, before you know it, it becomes blown out of proportion. Ang laki na nito. Have you ever thought about this, that Satan actually started out as a serpent in the book of Genesis, but then in the book of Revelation, he is described as the great dragon. Starts as a serpent, becomes the great dragon. Lumalaki. Mentras pinapakain natin. Anong pagkain niya? Sabi nga Francis Frangipane, he feeds on the dirt. What's the dirt? That's our carnality. Amen? So, Satan, he has diverse tactics. Panginoon, ipakita mo sa akin, ano po yung nagiging mga tactics ng enemy? Lord, pagka nakita ko na, ayawan ko na. Sa totoo lang po ah, if only we are discerning, pansin ninyo, paulit-ulit lang.
Lagi namang replay. Pansinin niyo. Palaging replay. And he knows. He knows just what to push. Ito, tatablan ito rito. And there you go. That's why we close the door. We close the door. Tell the person next to you, close the door. All right. Number three lesson. The need to be holy. Ito na tayo, verse 4. Sabi rito, the Lord said to Moses. Well, I'll start in verse 3b. The Lord's anger, all right, the Lord's anger burned against them. Everybody say, Lord's anger. Ito ang sinasabi ng Bible, ha? The Lord, gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. Alam na natin, mabait si Lord, slow to anger siya. Pero ito, ha, the Lord's anger burned against them. Alam po natin ito, we've been talking about this, mabait si Lord. Sabi mo yung katabi mo, mabait si Lord. Pero ito, huwag natin kalimutan, marunong din po si Lord magalit. Eh, pastor, bakit si Jesus? Nagalit din si Jesus. You remember when he said, this is supposed to be a house of prayer. You turned it into a den of thieves. Now, in the New Testament, we tried to separate na galit si Lord sa kasalanan, pero love niya yung tao. And it's true, okay? It's true. Yun nga lang, kung yung tao na gumagawa ng kasalanan is not even repenting, you remember that there are also stories in the New Testament. New Testament, wherein God judged the person who will not repent. Hindi lang po si FPJ ang napupuno ang salop. Kala natin si FPJ lang eh. Kala na si FPJ lang. Si Lord din, napupuno ang salop. There comes a time when God will judge. And here says, the Lord's anger burned against them. The Lord said to Moses, take all the leaders of these people. Everybody say, leaders. Kill them and expose them in broad daylight before the Lord, so that the Lord's fierce anger may turn away from Israel. Number three is this. Satan aims his attacks on the leaders first. Una, leader. Because Satan, he understands the principle na si Jesus mismo nagsabi, Matthew 26:31. Can we show them this? Matthew 26:31. All right, everybody read, go. Jesus told them, this very night, you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. That's a principle. You strike the shepherd, you scatter the flock. That's a principle. And Satan understands this. Strike the shepherd. Unahin mo yon. Meron pong eksena sa Band of Brothers. Sino rito napanood yung Band of Brothers? Oh my goodness, paborito namin yan. So, we watched Band of Brothers. Merong isang eksena ron. When they entered yung Netherlands to liberate Netherlands. I forgot the exact city. Naalala mo? Si Wesley sana na matanong ko. Pero anyway, pinasok nila Netherlands. Ililiberate nila Netherlands, alright? Ang pinaka-boss nila ron, si Dick Winters. Alright? And there's an eksena. Si Dick Winters, ito yung mga kwelyo nila. Si Dick Winters, by that time, I think he was already captain. Alright? Captain na siya. Tapos kausap niya yung kanyang kaibigan, na captain din. May kausap siya rito, probably first lieutenant. Nung nandun na sila, at ang dami ng mga tao, yung mga Dutch people, tuwan-tuwa. Kasi, whoa, niliberate kami ng mga Amerikano. Nag-utos si Captain Dick Winters doon sa kanyang mga kaibigan. Sabi niya, yung mga collar ninyo, baliktarin ninyo. Alright? So, may eksena ron. Ang bilis lang ng eksenang ito. If you're not observing, inutusan yung mga kaibigan niya, baliktarin yung mga kwelyo niyo. Paalala niyo sa akin, naayusin ko ito mamaya. Alright? So, lahat sila nagbaliktaran. Alright? So, ginano nila. Now, if you are not observant, you won't even capture that particular part of the movie na, anong ginawa nila?
Ang eksena pong yon, bumulong si Captain Dick Winters, yung kwelyo nyo, baliktarin nyo. Bakit? Kasi po doon sa mga kwelyo nila, nandun yung mga lapel kung anong ranggo nila. Alright, kunyari, ikaw ay captain, so nandoon yung logo mo. Ikaw ay lieutenant, nandoon yung logo mo. Sabi niya, baliktarin niyo yung mga kwelyo niyo kasi may mga snipers na nandyan, ang Germans. May snipers yan, ang hinahanap niyan yung officers. Para yun ang unang titirahin because you strike the shepherd, you scatter the flock. Tirahin mo yung boss, matataranta lahat na nasa ibaba. Are you getting this? So here, it says, the Lord said to Moses, take all the leaders of these people. Because whether we like it or not, this is what John Maxwell refers to as the law of the lead, L-I-D. The law of the lead. Na kung sino yung leader, siya hanggang sa kanya lang eh. If he does something good, all the people will do good. If he does something crazy, all the people will do something crazy. And Satan knows this, which is why you will observe in the body of Christ, and when I say body of Christ, not just CSB, it's body of Christ. Pansinin ninyo, there has been an attack, or there have been attacks on the leadership of many churches, many organizations, Christian organizations, na kung saan mapabagsak ko ang leader nito, bagsak ito. Without necessarily having to name ministries, it crushes my heart. Kapag kang makabalita, ay, bumagsak si ganito. I'm not about to point a finger. Ah, hypocrites. I'm not about to point a finger. But in my heart, I am crushed because I know Satan got another one. Satan got another one. At kapag ka bumagsak yung leader na ito, everybody is affected. What happens here? Tingnan ninyo ito ha. What happens here? Jump to Numbers 25, verse 9. All right, everybody read, go. Those who died in the plague numbered 24,000. What? The leaders who indulged themselves in sexual immorality damaged, destroyed. Not just them. They destroyed 24,000 others with them. Nakakatakot yun. That's the influence that we have on people. Now we need to understand, ito po again following John Maxwell, each one of us, we are leaders. Ay, pastor, hindi ako leader. Sabi ni John Maxwell, one way or another, we get to lead people. Sabihin mo yung katabi mo, ikaw leader ka. Sabihin mo yung nagsabi sa'yo, di oh. Pero ito, let me explain why. Bakit tayo leader? One way or another, we influence people. You influence people. Sa ayaw at sa gusto natin, we influence people. I influence people. You influence people. Some of us may be influencing people in a greater degree, but that is not to say, eh, Pastor, iisa lang na influensyahan ko. Still, you have influence on that person. At dahil you have influence, Satan wants to destroy you. Kaya sabihin mo katabi mo, ingat. Parang naman paracetamol yung tunog mo eh. Pero yun po yun eh. Which is why we really need to be careful. I always tell my pastors, ang mga pastor po ng CSB, I always remind them,
ang puhunan lang naman natin talaga rito ay ang ating integrity. Kaya tayo nag-iingat. Ngayon, the same thing. You don't need to be a pastor. You don't need to be a pastor to be a leader. Sabi nga, every one of us, we are leaders. And I'm sharing this with you so that we will be aware, uy, target pala ako ni Satanas. And the moment we realize, target pala ako ni Satanas, abay, ingat-ingat ako. Because I might fall. Kaya nga po yung prayer ko, sabi ko, I'm not about to point a finger. My prayer has always been this, Panginoon, salamat that you have been preserving me. And Lord, it is my prayer, preserve all of us. Amen? Patungan mo nga ng kamay sa balikat yung katabi mo, Lord, preserve mo po siya. In Jesus' name. Amen. Amen. And do that always. Pati po kayo na nanonood sa online, do that always. Lord, i-preserve mo ang leaders ng body of Christ. Ito nga, nakakalungkot eh. Just yesterday, I got news from a friend kung paano namang namatay ang isa pang pastor who is a great influence to so many. Parang, ato si Satanas eh. He just wants to destroy. He just wants to attack the leaders. Because you're able to do that, you're able to pull down some others. Kaya dapat bantayan natin ang bawat isa. Amen? All right, let's move on. Who's learning something here? So he attacks the leaders. He attacks the leaders. All the more reason why we need to be praying for our pastors. All the more reason why we need to be praying for our ministry heads, our ministers, our fellow members and attendees of the church. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Ingatan ninyo lahat kami so that nobody will fall. Next, number four lesson. Andar tayo. Number four lesson. God wants us to be uncompromising with sin. Everybody say, uncompromising. Tingnan ninyo yung sinabi dito ni Lord, ha? Verse 5. So Moses said to Israel's judges, each of you must put to death. Matinding salita yun, ha? Each of you must put to death those of your people who have yoked themselves to the Baal of Peor. Then an Israelite man, ito ha, kasasabi lang ni Moses, oh, lahat ng nakita ninyong pumatol sa mga Moabite women, na yung Moabite women na ito, dinala kayo doon sa kanilang Baal. No compromise, sabi niya, sirain niyo, put them to death. No compromise. Ito naman, ang tapang nitong verse 6 na ito. Then an Israelite man brought into the camp a Midianite woman right before the eyes of Moses and the whole assembly of Israel while they were weeping. While they were weeping, everybody was repenting. Everybody was convicted to the heart. Naku, Panginoon, mali po eh, mali po, mali po. Yung ginawa namin, patawarin mo. They were weeping at the entrance to the tent of meeting. When Phinehas, son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw this, he left the assembly, those who were weeping, took a spear in his hand and followed the Israelite into the tent. He drove the spear into both of them. Now, this sounds gruesome. Right through the Israelite man and into the woman's stomach. You won't even think that this is part of the language of the Bible, but this is Holy Spirit inspired. Amen. If only to show us sin is something that God truly abhors. Then the plague against the Israelites was stopped. But those who died in the plague numbered 24,000. When it comes to dealing with sin, there's no easy way about it. Na baka naman po pwede pag-usapan to.
Hindi. God will just say, tama na. Enough. No more. Lord, 90%. I said, no more. Sometimes, we get to deal with some of our sins na, Lord, ito kaya kong isuko. But sometimes we have our pet sins. Eh, wag nang, Lord, wag mo nang galawin to. Ito na nga lang natitira sa akin eh. But what if it is that which you really need to kill in your life? And sometimes we just need to identify that thing. Meron ganun eh. Meron yung that thing. At yun ang dapat nating hinging. Lord, meron ba? Meron pa ba? Kanina po, meron akong pinag-pray na isang lalaki. Sabi, Pastor, pag pwedeng mag-request ng prayer. Sabi ko, oo naman. Sige. So, I got to pray for him. Nung una sabi, ano ba may pagpe-pray ko sa'yo? Sabi, kasi po, mabigat. Mabigat ito eh. Mabigat ito eh. Sabi ko, mabigat in what sense? Hirap po ako eh. Parang, ewan ko kung sa paghinga ko, sa puso ko, basta mabigat ito eh. So I prayed for him. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, I rebuke yung heaviness, I command healing right now in Jesus' name. Sabi ko, kumusta na? Wala pong pinagbago eh. So I was wondering, sabi ko talaga, walang pinagbago. Ulitin natin, sa pangalan ni Jesus, I rebuke yung heaviness, whatever is causing it, sa puso man ito, sa lungs man ito, I rebuke it in the name of Jesus. Sabi ko, kumusta na? Mabigat pa rin po eh. Hirap eh. And then, in the course of our kumustahan, noon niya sinabi sa akin, ang totoo niyan, Pastor, sabi niya, nagkonsulta ako sa albularyo eh. Tapos may pinapanood siya sa aking video kung anong ginagawa nitong albularyo / spiritista. Hindi lang sa kanya, kundi sa kaibigan din niya. Sabi ko, eh, ba't ka nagpunta? Eh, kasi nga po, mabigat yung pakaramdam ko eh. Sabi ko, nagdagdag ka pa ng demonyo. Sabi ko, mabigat na nga yung pakaramdam mo, nagdagdag ka pa ng demonyo, mas bumigat pa yan. Well, at least, in-open up mo na, sabi ko, so, confess mo kay Lord. So, sabi, Lord, patawarin mo po ako, nagpunta ako dito sa albularyo na ito, etc., etc., inaayawan ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun ang in-address ko. Sa pangalan ni Jesus, yung spirito behind dun sa albularyo nito, I break your hold dito sa taong ito. Sa pangalan ni Jesus, I command you out in the name of Jesus. And now, I speak yung cause ng pabigat mawala sa pangalan ni Jesus. So, sabi ko, kumusta na? Gumaan na po. Gumaan na po. So sabi ko, Lord, I bless what you're doing. Make it complete. Now, I share that story with us kasi halimbawa tayo, magko-confess tayo kay Lord. Ang handa natin i-confess, Lord, yung kabigatan po, alisin ninyo, alisin ninyo. Pero ano yung pinag-uugatan? Yun ang importante. Ano yung pinag-uugatan? Dahil pag hindi natin matutumbok ano yung pinag-uugatan, it can remain right there. Handa tayo mag-confess ng mga bagay na kaya natin i-confess. Pero kung minsan yung mismong ugat, ayaw nating bitawan. Everybody say, uncompromising. Ito na, ikwento ko na sa inyo na paulit-ulit. Gusto ko lang lagyan ng tuldok at the end. Naikwento ko na sa inyo yung aking potato head. Sino alam yung potato head kong storya? Yung storya ko? Kasi nga po, meron akong potato head. It's a collector's item na si potato head nagiging Darth Vader. Meron siyang maskara, meron siyang helmet, etc. May kapa, may lightsaber. Na for some time, nakoconvict ako eh. Sabi ko, bakit ganon? Dati cute ako. Bakit ngayon, kung tingnan ako, parang tinititigan ako ng demonyo. Sabi ko, there's something wrong here. Bago po ako pumunta ng Davao last week or 2 weeks ago, sinabi ko kay Ate Lolet, Mami Pengi Martilyo. Sabi, anin mo, sisirain ko na talaga si Darth Tater.
Darth Tater. But Tater? Kasi nga potato. Potato. Potato head. Talaga, o sisirain ko na. Minartilyo namin para wala na makinabang at may makyutan. Baka makita, ay, yung cute naman. Ayoko na mag-share ng kasalanan. I just want to be uncompromising. Minsan may pinanghihinayangan tayo eh. Eh kung pinapasira naman ni Lord, sirain na natin. Amen? Finally, number 5. Ito na. The need to be holy. Verse 10. The Lord said to Moses, Phinehas, son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, has turned my anger away from the Israelites. Since he was as zealous for my honor among them as I am, I did not put an end to them in my zeal. Therefore, tell him, I am making my covenant of peace with him. He and his descendants will have a covenant of a lasting priesthood because he was zealous for the honor of his God and made atonement for the Israelites. Akalain ninyo yun. Dahil sa ginawa nitong si Phinehas, the plague that was killing all of these people stopped. Not only that, God honored Phinehas with, ang sabi niya rito, he and his descendants will have a covenant of a lasting priesthood. Number 5, the need to be holy, God rewards our faithfulness. Everybody say reward. Pagka po tayo nag-decide, Lord, sige po sa iyo ko. Lord, sige po, I will be holy. God rewards. God rewards. At itong reward na ito ni Lord, I'm telling you, it's unquantifiable. Unquantifiable. Hindi ko alam kung ano-ano na ang reward na ibinuhos sa akin ni Lord dahil lang sa pagkasira ko doon sa Darth Tater na yon. But I know I have been awesomely, wonderfully rewarded by the Lord since that time. I can name some of them. But when I say unquantifiable, sobrang dami eh. Dahil lang doon, Pastor? Yes. Dahil lang doon. Pag nagpakwento kayo kay Ate Lolet, magmula nung sinira ko yon, in what I believe in my heart was an act of obedience, there have been great rewards. Kakaiba. Sabi mo yung katabi mo, hindi pinanghihinayangan ng kasalanan. Magaling mag-reward si Lord. Amen? Hey, minsan, sayang Lord eh, sayang Lord eh. Ibang klaseng mag-reward si Lord. Iba. Minsan may mga pinapaalis sa atin si Lord eh. Lord, masakit pagka ginawa ko ito eh. Magaling mag-reward si Lord. Whew. Yan nga lang, hindi nyo naman malalaman ano yung reward. You won't know. Sige nga, Lord, sisirain ko ito, o tatanggalin ko ito, o pagsisisiyan ko ito. Pero, sabi mo na, anong kapalit? Hindi nyo malalaman eh. Hindi nyo malalaman. But what He is asking from us is just, Hiram, sumunod ka na lang. Sumunod ka na lang. Bitawan mo yung damdamin mong yan. Okay, Lord. O patayin mo itong pita. Tama ba yan? Pita ng laman. Ha? King James Tagalog yan. Ano yung pita? Hindi po Sky Flakes, pita. Okay. Patayin mo yung Panginoon. Yan na lang. But God knows how to reward our obedience. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo tayong lahat.
You know what I love about this? Yung sinabi rito, the Lord gave Phinehas the promise of a lasting priesthood. Everybody say, lasting priesthood. Alam ba ninyo ito? Alright, haba nakatayo kayo. I'll just read this very quickly. 1 Chronicles chapter 6, verses 4 to 7. Yung lasting priesthood na ito. Sabi rito, Eleazar was the father of Phinehas. Phinehas, the father of Abishua. Abishua, the father of Buki. Buki, the father of Uzi. Uzi, the father of Zerahiah. Zerahiah, the father of Merayoth. Merayoth, the father of Amariah. Amariah, the father of Ahitub. Ahitub, the father of Zadok. Zadok, the father of Ahimaaz. Ahimaaz, the father of Azariah. Azariah, the father of Johanan. Johanan, the father of Azariah. It was he who served as priest in the temple Solomon built in Jerusalem. Down the line, magmula sa panahon ni Moses hanggang sa panahon ni Solomon, sino yung naglilid ng priesthood nun? Lahat ng mga nanggaling kay Phinehas. Isipin nyo, dahil sa obedience ng isang Phinehas, tumakbo yan. Pagka tinanong mo ngayon, yung nagsiserve doon sa Temple of Solomon, ano nga ang apelido mo, kunyari lang, ano ang apelido mo? Pangilinan. Huwag talaga, yan din ba yung pangilinan na nung panahon ni Moses nang tuhog nung dalawang patay? Oh, yun, yung pangilinan yun. Tindi naman ng lahi mo. But it all started with that guy, Phinehas, who obeyed. I'm thinking, Lord, saan nagmula itong blessing na ito na dumadaloy sa akin? Dahil ba sumunod yung lolo ko na nagpastor siya? O dahil ba sumunod yung lolo ko? Ang magkabila pong lolo ko, by the way, lolo ko sa tatay ay pastor, ang lolo ko sa nanay ay isang lay pastor. And I look at myself, Panginoon, saan nanggagaling ang blessing? Saan nanggagaling ang blessing? May sumunod kasing ninuno. Ito na lang eh, hindi na natin sagot yung ninuno natin. Sagot na lang natin, sino ba'y susunod sa atin? Kung susunod tayo, kasama sila sa pinagpala. Amen? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Kasi, pag nagsabi ka sa amin, be holy, hindi yung, kasi gusto lang ninyo kami na maging kakaiba na ape, kawawa, hindi mag-enjoy sa mundo. Lord, it's because you really want to bless us. And I pray, even as we heard this message, Lord, we will appreciate holiness because you reward your people who live in holiness. Taas natin dalawang kamay natin kay Lord. Sabihin lang natin ito, Lord, I pray your grace, enabling grace, empowering grace upon my life to live a life holy unto you. In Jesus' name, amen, amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. And this hope is
My soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. To follow you, Jesus. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning. Ganda po ng awit na napili for our last song, because it's a very good reminder. Even our holiness is not based on what we can do. It's Jesus in us. Christ is enough for us. May mga pagkakataon, we may struggle, Lord, hindi ko kaya ito. But that's a reminder, Christ is enough. Hindi natin kaya na magmahal, Christ is enough. Hindi natin kaya magpakabanal, Christ is enough. So Lord, right now we're so thankful we have you. Alam namin, Lord, in this world, there are struggles, there are temptations. There are fights, but you are in our hearts. And Lord, during those times of weakness, we are reminded you are our strength. Jesus, thank you. You are our ever-present help in times of trouble. Hallelujah. You are the friend who sticks closer than a brother. Oh Lord, we appreciate you in our lives. We appreciate what you do. Lord, we pray, lagi kami maging conscious sa presence ninyo. We dedicate our lives to you. Thank you for giving us the victory in this life, that we are more than conquerors, those of us who are in Christ Jesus. Thank you. The glory will always be yours. In Jesus' name, amen, amen. Come on, give the Lord the best clap of praise. Hallelujah. Amen, amen, amen.
Well, that's it for us tonight. But kung meron po sa inyo gusto na magpa-pray for healing or any need, we have altar ministers. We have altar ministers right here. Yan. Nakatayo yan sa harapan natin. You can approach any one of them. They would love to pray for you, minister to you. All right? God bless you. Pati kayo sa online. I'll see you on Friday. I'll see you on Sunday sa Prime Hotel, 9 a.m. and 11 a.m. God bless you.